Ayun guys, so napakaking tab, oh, kitang-kita niya. Nilapat mo kay Pops, ayun, oh. Ganyan aking tab, ganyan aking tab, di ba? Ayun, oh. O, baka sabihin niyo tubig, eh. Okay guys, so dito tayo sa panibago vlog natin. Since marami nagtatanong guys, no, ng love life, papakita sa atin ni Boss Delvin kung ano meron sa kanyang love life. Tignan natin, tatanungin din natin, no, kung bakit love life tawag sa ganito. Makikita nyo dati, ito yung mga ginagamit na taxi. Yung kotse rin natin dati guys, taxi rin yan dati. Pero syempre, nag-evolve na sila, medyo tumatanda na. So ginagawa na sila personal cars. Papakita sa atin ni Boss Delvin, no, kung ano meron sa kanyang love life guys. Let's go, check it out. Bakit love life tawag sa ganyan? Dalawa yung nasagap kong information but love life eh. Yung isa, since love life, siya daw yung unang Corolla na may ano, airbag. Pero alam ko sa big body meron din. Tapos yung isa naman about sa kanta. Hindi ko sure pero love about your life yata yun. Ano yun? Ginamit yung Corolla o hindi naman? Ngayon hindi ko na sure. Sa kanta. Pero feeling ko ginamit kaya naging yun yung trademark ng love life. So rin guys, no, pagkakaalam ko rin kasi kaya love life yung tawag sa ganito is about daw siya sa mga safety features ng Corolla na to. So Pop, simulan natin sa harap. Ano bang theme ng kotse mo? Anong theme? Actually ngayon wala pa siyang theme kasi goal ko ngayon is sounds eh. Kasi madugo rin yung sounds, so pag pinagsabay ko yun baka ibenta ko na lang to. Di na practical. Ano bang complete model name ng Corolla mo, Pops? Bali alam ko base model to kaya yung chassis code niya is ano, EE110, hindi siya AE111 at saka AE112. Yung AE111 kasi sa pagkakaalam ko yun yung ano, GLI yung 1.6. Tapos yung AE112 is yung SEG limited edition na 1.8. Ito XE lang siya. Carb type na 1.3. Okay. Tipid siya somehow lalo na pag full tank. Pag below half tank siya, lalaro na lang ata ng 8 km per liter to 10. Pero pag full tank, 12 eh. So sabi kanina ni Pops sa akin, no, all stock daw tong kotse niya. So lahat daw, walang pinalitan. Tama ba Pops, di ba? Walang pinalitan, di ba? Bali pinalitan lang since nakasound ako is ano, alternator. Ah, alternator para humabol yung karga ng baterya, di ba? Oh, so yun lang daw yung pinalitan ni Pops. Pero lahat ng nakikita nyo dito guys is all stock yan. Lahat ng bumper, headlight, fog lamps. Retrofitted pa yan next time. Oh, pala. Fog lamps pala ang retrofitted. Pero ito Pops, saan galing yan? Bali yung ano kasi yung mismong cover, ano siya, nabibili naman siya ng fiber copy. Tapos yung mismong ilaw is galing siya sa motor. Tapos chinek ko yung paano yung buga niya. Okay din. Pang fogs talaga. Oh, kasi kailangan yun guys. Ako honestly ako guys, naghahanap ako fog lamps pero parang hindi kasi bagay eh. Kasi ako Pops, nahihinaan ako rito sa ilaw natin. So parang medyo kailangan ko ng ano, medyo kailangan ko ng ilaw sa baba. So siguro lalagay ako sometime din pero hindi pa ngayon. Mas effective siya pag ano, sobrang dilim. Tutok sa baba eh. Unlike sa headlight, kalat siya tapos yellow light. Ah, ito white. Ito white 'yan. Pops, ano tawag sa grill na to? Top grill lang yan ng XE kasi yung iba na niyan, T-grill kung tawagin. At saka yung iba, face na talaga yung pinapalitan. Carib, Euro 1, Euro 2. Ang tema ng kotse ni Pops is PHDM. Tama ba Pops, di ba? PHDM pa sa ngayon. PHDM pa sa ngayon. Pero kasi ang pagkakaalam ko, may iba-ibang mga theme, di ba? May mga Euro 1, Pops, di ba? Euro 1, Euro 2. May Carib setup din. Sprinter. Sprinter. Yung Levin, di ko alam kung applicable sa ano, eh, porters eh. Oo.
Pero JDM Pops, ganito rin itsura. O iba rin, iba rin. Iba rin, mas siguro yung JDM talaga, mga ano yun. Carib yun, more on carib. More on carib. Para sa mga GDM fans natin dyan. All stock muna tayo kasi syempre, naghahanap tayo ng kakambal ng all stock natin kotse. So ito yung nakita natin. Kung gusto nyo makakita ng mga Euro guys, maghahanap tayo ng napakalupit na Euro. Pero so far, ito yung pinakamaganda kong nakita ng all stock na Love Lives. Papakita pa sa atin, diba? Check natin sa gilid. Pops, ano ba meron dito sa wheel set natin? Sa ngayon, ano muna eh. Stock mags. Tapos yung mismong tires, budget mill muna kasi di naman ako kakarera. Tapos ito Pops, di ba, sabi mo sa akin kanina, orig na pintura to, di ba? Orig na pintura. Orig. So para malaman yung orig na pintura guys is, kung makikita nyo yung balatsuha na tinatawag. So para dito kasi makinis, dito may para siyang texture. So kapag hindi na ganyan yung quality, texture, yung quality, ibig sabihin nun, ano na, nirepainted na. Na-share mo sa akin na ito yung original paint ng kotse mo, di ba? So Pops, noon kung makikita nyo, kitang-kita nyo kami dito, di ba? Ayan, kumakaway pa kami. So Pops, paano mo na-preserve yung ganyang kakinis na pintura? Bali kasi yung nag-preserve talaga niyan, yung lola ko, hanggang preserve lang siya. Nung dinaili ko na siya, paano ko siya na-preserve is garahe, weekly wash, tapos wax, hindi pwedeng mawala yun sa akin. Tapos pagka kunyari madumi na siya, hindi ko papahawakan yan kasi magagasgas eh. More on pagpag ako tapos wash agad yun. Lalo na pag di ko gagamitin, kailangan naka-ano yan, naka-wax, tapos naka-garahe lang siya. Tapos nakaangat yung wipers. Siyempre ano rin yun eh, maintenance din yun eh. Pang visibility pag umulan, tulad ngayon maulan. So ano ba meron dito sa likod? Ano ba itong mga sticker na to? Ilang horsepower ba dinadagdag na itong mga yan? 10 lahat yan, each. Tanong ko lang, ilang, in sa textbook, gano'ng kataas ang horsepower ng ganito? Body based XE. On research, scientific na yun. Sabi, real horsepower nasa 76. Case horsepower siguro. Kasi 1.3 siya, di ba? 1.3 na carb. Ito Nifty Manila, ito yung produkto nyo Pops, di ba? Tama. Tapos Buff Express, shout out kay ano, sino gusto may shout out? Kay Dino at kay Brandon, sila yung nagbuff nitong sasakyan, pinap nila yan. And guys, napakintabo, kitang-kita nyo. So compare lang natin guys, no. Puta, nilapat mo kay Pops, ayun no. Ganyan akin tab, di ba? Ayun no. O baka sabihin nyo tubig eh. So yan, napakintab talaga, no? Para pakita sa inyo guys kung gaano ka old stock yung kotse ni Pops, no? Kung gaano ka preserved. Nandito pa yung Toyota, kung saan binili. Tama ba, Pops? Tama. Matagal na yan. Wala na atang Toyota sa Quezon Ave. Ayun, no? Quezon Ave, Toyota Avenue. Old stock yan. Old stock. All original, di ba? Tapos itong mga Toyota Corolla. Original yan. Original. Hindi pa nakatanggal everything. Original. XE original. So lahat yan original, Pops, di ba? Lahat yan. Lahat nakakabit na yan ever since. Taillight Pops, ito ba itsura ng PHDM na taillight ng Love Life? Ito rin at the same time ang JDM eh. Kaya kung sakali mag-JDM kayo. JDM, ganito rin? Ganito rin yung likod, more okay. Like this. Kung mag-JDM kayo, pwede na tong taillights na to. Tapos palitan nyo lang yung holding siguro for carib. Yung magdadala talaga dyan is yung ano, yung face eh. Yung face talaga, face, no? Mga ganun, sprinter. Pero yung bumper, nag-iiba rin? Pwede ibahin yan eh. Pang carib din eh. Bali, mas mataba siya tingnan. Ito Pops, muffler natin. Fabricated yan. No? Galing yan EGH, kaya ano, swak din yung tunog. Sunblock, no? Kung makikita nyo guys, para siyang color green. Ayun, yung sa akin color blue. Ayun yung loob. Tapos ito color green. So, pili na kayo, mas maganda, di ba? All stock na mags. Pops, ano to? Sa ano daw yan eh? Sa balancing daw yan eh. Hindi ko alam kung ano talaga purpose niyan eh. So, alamin natin yan next time guys, no? Share mo naman sa amin ano meron dito. Based sa ano, recently ko lang din nalaman kung gaano ka-pristine to. Kasi wala na nagre-release ngayon ng ano, conduction sticker na pula eh. Bali to, hindi ko kinabit to. Original yan. Original. Para sa mga nagsasabi na dinikit lang yan, hindi yan totoo. Original talaga yan, no? Meron pa yan sa likod. Nakita natin Pops, no, kung gaano akintab sa labas, no. Baka pwede natin pasukin yan. Ano ba meron sa loob? So check natin guys, Sound check muna tayo Pops, sound check. Anong tunog ng 22-year-old car kapag sinasara? Sa likod. Ayun guys, so dito nyo malalaman kung gaano ka preserve yung kotse. So check natin sa loob Pops, no. Original sidings. So ito yung itsura ng siding. Tapos dito sa, dito nyo malalaman guys, no, kung bulok na ba ang isang kotse sa mga butas. Pero ito, so far kay Pops, wala pa naman. So check natin sa loob Pops, ano ba meron dito? Ano muna tayo, budget mill. Ito na siguro hindi budget mill eh. Ano ba meron dyan Pops? Bali kasi sound system, ano na yan, matik na yan. Kasama yan pag magpapalit ka, para iba rin yung quality. Hahabulin niya kahit hindi ka naka-ampli. Siyempre eh, para mabango yung kotse. Yan, JDM ako dyan.
Anong JDM, Pops? Original Japan, no? Original Japan yun. Galing talaga Japan yan. Pinadala ko kay ate, galing siya kasi ng Japan nun. Pops, kamusta aircon? Kakapalinis ko na lang. Hindi ko na rin malakasan kasi sobrang lamig ni. Giniginaw ka na. Lang thermostat, to. Oh. Tapos pag trick araw, syempre, tulang yung fan. Mabugbog yung aircon para alaga pa rin. Lipat ako dyan, ha? Tingin natin na meron sa... Pops, pwede ba umupo dyan? Sige. Pinanda ko talaga yun para sa'yo. So, ito yung itsura, guys, no? Ba't gumanon? Kasi nakabukas yung pinto eh. So anyway guys, so ito yung tinatawag nilang gate. Yung dashboard natin guys, no? Napakalinis guys, no? Ito medyo may discoloration, no? Pero normal lagi yan. Lagi hawakan yan eh. O, lagi hawakan, pawis, ganyan natuto yung pawis. Tangin na, akala ko turbo time na vape pala. So ayan guys, no? Ito yung itsura, voltmeter para malaman yung gano'n naka-discarga yung baterya nyo. Okay, so check natin ano yung itsura ng makina sa loob. Pops, buksan mo yan. So yan, all stock guys, all stock. Medyo madami kasi umulan, walang engine cover sa ilalim na malaki. So Pops, usually nakikita ko pag Corolla, hanggang dito na lang yan eh, di ba? Oo. Ito, mahirap hanapin original. Ito, ito yung mga ganito guys, mahirap hanapin yan. Pero si Pops, mayroon yan syempre. May mahanap ka kasi sobrang hirap tsaka mahal. Oo, oh, mahal. 2E. All stock except alternator. Oh. 45 naging 90. Kasi sobrang kapustahan eh, 45 eh. Nabibitin yung tunog eh. So yun guys, so ito yung itsura ng ano ni Pops. All stock lang naman. Kasi Pops, usually kasi kapag nagpapalit ng makina, medyo nagka-problema, di ba? Oo, kasi hindi yun yung stock eh. Oo, hindi yun yung stock. Pero kasi ito, engineered para dun eh. Formal lahat yan, wala kang poproblemahin dyan. Yun guys, so ganyan ka reliable ang mga Toyota. Pops, pwede ba natin madrive to? Pwedeng pwede. Okay. Okay guys, so i-drive natin tong kotse ni Pops. Ba't may ilaw sa ilalim? Ay, okay lang. Medyo hard starting siya pag malamig eh. Hintayin muna natin mawala yung fogginess, no? Sa loob. Mahirap mag-drive eh. Mahirap mag-drive, no? Basta natin ba, ma-copyright tayo eh. Ano, Pops, pakita mo yung ilaw sa baba. Ano yan? Kaya may ilaw yan sa baba. Siyempre, naka-sounds tayo. May dagdag abubot, may dagdag tindig yan. Ano, bakit may ilaw, Pops? Ano yan? Atmosphere light yan kung tawagin. So ito, based to sa beats o hindi naman? Pwede siya isabay sa music. Pwede isabay sa music. Mas gusto ko, pula lang eh. Sino nagkabit yan, Pops? Parang gusto ko rin yan ha? Ako lang nagkabit yan. Ayoko magpakabit sa labas eh. Magkano rin kasi abutin yung pyesa. Okay guys, so test drive natin. Anong itsura ng driving experience ni Pops? No? So para sa mga basher dyan, mag seatbelt tayo. Seatbelt tayo. Hindi pwedeng hindi. Safety yan. Kaya safety, nga love safety. Life eh. So gawin natin yung safety features para sulit yung bayad. Okay. So Pops, no? First time natin magda-drive ng Love Life. So, syempre gagalingan natin, no? Oo nga Pops, no? Kitang-kita nga yung ilaw sa labas, no? Kita nyo ba ako? Kita nyo ba yun, no? Fog lamps pa lang yun. Okay, so da-drive natin, no? Medyo matigas yan. Yun, medyo malayo ako. So ano na siya guys, no? Power steering na siya, tama ba ko? Tama. Original o converted? Original. Okay, so iikot lang natin saglit, no? Yan, parang malakas ang atak na ito, Pops, ha? Kanya, yung hidden lang yan, naka-simule yan. Ano yung ibig sabihin nun? Dalawang butterfly bumubukas dyan. So driving experience guys, no? Mas, ang ina mas gusto ko na to, ha? Bakit ba ano to, Pops? Ano ba, bakit ba ito yung gusto mong kotse? Kasi, actually, dati, nagustuhan ko lang to kasi malambot yung manibela nun eh. Malay ko bang ipapamana na sa akin? Eh at the same time nung pinamana na, napamahal ako. Ayoko na ibenta to. Ano, gusto ko to Pops, gusto ko tong ano mo. Gusto ko tong lang yan. Gusto ko tong ilaw mo na yan ha. Pa-ilaw ka na yan. So ito guys, quick history lang. Ito nga yung mga dating ginagamit na Corolla, na mga taxi. Kasi nga dahil sa fuel efficiency and sa durability. Ano yung mga nasi-share mo para sa mga gustong bumili ng ganitong Corolla? Preference lang naman ng mga tao, si Carb at saka yung EFI. Siyempre, ayaw nila ng masyadong problema doon sila sa EFI. Pero kung makalikot naman sila, mga mekaniko, gusto lang talaga magkalikot ng sasakyan, mag-carb kayo. Carb. Kasi yung loob nito, comfort talaga eh. Sasabi ko sa inyo, napaka-comfortable nito. Ah, medyo ano siya, medyo tight para rin siyang small body. Sabi nga ng tropa ko, medyo ano daw eh. Masikip talaga to. Masikip daw talaga, pero parang same lang naman. Quick tip para sa mga gustong bumili ng mga ganitong kotse. Magkano ba ang mga bentahan ng ganito? Bali, naglalaro. Dadami kasi yung variant. Naglalaro siya sa
90 hanggang 160k all stock yun. All stock. So mga 200 maganda na. Maganda na yun. Baka maganda iba na mga makina nun. Ano mga makina pinapalit dito, Pops? Kadalasan ano to eh. 3SG, 4AGE, 2ZZ. Ah, pumapasok rin 4AGE dito. Bolt on yun sa pagkakaalam ko kasi dami na kaganun eh. Preference na lang talaga guys to, kung ano yung mga gusto nyong bilhin. Ako kasi personally mas gusto ko boxy, itsura, kaya tayo nag small body kasi nga dito yung ini-aim nating goal, di ba? So, all stock lang pero naka medyo maingay, di ba? Para nanggugulat. Diba? May gusto ko ba yung shoutout, Pops? Shoutout ko lang ulit sila, ano? Buff Express. Sila din na yun. Magpa-buff kayo dyan. Solid gawa nila. Sa Nifty Manila, products namin. Meron sana yun. North, South, tsaka East. Kaya madali lang makakuha nun. Tapos, last na siguro sa PN Specs. Sa mga car parts nyo, accessories, meron sila. Salamat sa pag-share sa amin ng love life mo. Napakaganda guys. Napakaganda. Iba talaga guys kapag all stock yung tinatawag na. Iba talaga yung comfort, iba yung cleanliness, iba yung itsura, iba yung vibe kapag naka all stock na itsura, di ba? So, Pops, salamat. Kita-kita tayo sa mga susunod na video guys, no? Peace out. Pops, anong ma-share mo dyan sa produkto nyo? Pwede ngayon. But actually, dala ko sila lahat ngayon eh. Oh, yan. Para makita nyo guys, no? Ayan, no? Ito, produktong Nifty Manila yan. Nifty Slick Solutions. Bale, ito kasing ano, clean all. Ano siya? All-purpose cleaner. Pwede siya panlinis ng glass, ng mga leathers. Tapos, yung sa sidings natin, maalilinisin gamit nito. Tapos, para mas maganda yung outcome, susunod natin tong fresh. Ito yung pang finishing touch niya eh. So, ano yun? Parang conditioner, kumbaga. Oo, conditioner. Sa leather, di ba? Ito, kailangan din natin to ngayon. Kasi, tanya naman. Tama. Disinfectant siya oh. Para iwas virus iwas tayo, Pops, di ba? Itong degreaser, ito yung ano, pang-maintain natin ng more likely ginagamit siya sa ano, engine bay. Oh. Pwede rin siya sa ano, sa wheels. Ito yung ano, main event valley. Kasi ito yung pansinin sa lahat eh. Tapos guys, no, kung makikita nyo, ito yung tinatawag na wax. Water beading ang tawag dito. Nagbubuo-buo yung tubig para kapag pinunasan mo, mabilis siya matanggal. Tama ba, Pops, di ba? Tama, tapos oh. Di siya magmamantsa. Huwag mo lang pakaarawan, ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun.